Bagong single po, it's actually my single na lumabas po last May po yata. And ngayon, I have an album coming out po under Star Music and Cornerstone Music po. Be coming out po this October 30th. So how was the experience na maging part ng Cornerstone and Star Music? Masaya din po ako kasi they gave me freedom po sa album ko na makapili po ako ng mga kanta na gusto ko po lang. And I was able to enjoy every single song that they gave me and I was able to change whatever I wanted to change. So ano yung mga genre ng song na gusto mo i-perform? Sa ngayon po yung genre ko ngayon is very iba-iba. May mga mahugot, may mga pop, there's R&B, mga ganyan po. And ipapalabas ko po yun sa album. Okay. Sino na yung mga singer or artist na gusto mong makakollab in the future? Makakollab sa in the future po. Of course, my brother, Nico. Okay. Nico Pascual. He's always been someone that helps me with my singing. My other brother, Darren Espanto din po. Mm-hmm. And yun. Speaking of photo, kamusta ang Basta lang, wala pa namang full love life. Sa ngayon, bata pa po ako, so wala po ako parang ka-love life. But you have a celebrity crush? Of course po. Si Ate Liza Sobrano po. Solid pa rin kasi last solid pa rin po. Solid pa rin po. Napanag mo yung nila, episode nila ni Paris? Opo. Yung lalo na yung sa yung pinakanatawahang part? Kasi ako yung sa powder eh. Yung sinabi ni Vice. Ano yung suot ko? Oh, yung powder, napaka... Tapos yung parang... Yung ilaw. Oh, yung ilaw. Nakakatawa talaga si Ate Vice. Yun po. Kasi gusto mong... Pag in-invite ko ni Vice dun, sa, let's say, usuan mo li siya or some kind of... Of course, sir. Sasama po ako kasi Ate Vice has always been someone na, very... Very down-to-earth po siya, very nice po siya sa akin. She's always been supportive of whatever I do. Tapos when I had my first album po, I gave it to her right away. And she was the one, she said, ang ganda ng album. So I was very happy. Yeah, you mentioned kanina na off-cam na nag-basketball ka rin. Do you have friends who also encourage for you to like try out? Yung Boyband PH, they're the ones who I play basketball with. Jeremy Glinoga. We always play basketball whenever we have time. Sino yung magaling sa kanila magbasketball? Yung pinakamagaling, hindi ko alam, iba-iba yung mga strength nila. Especially si Jeremy sa shooting. Si Tristan yung pinaka parang LeBron na kayang-kaya. Ang lakas ni kayo kasi Tristan. So, kamusta naman kayo na ni AC? Okay lang. Kasi lagi kayong tinutokso sa ASAP. okay lang po. So, good friends naman kayong dalawa? Okay friends lang po. Okay. And then, aside from basketball, ano pa yung sports na? Sports, yung first love ko po na sport was always football, soccer po. And I always play it every Wednesday. I always get the time to play basketball. Pagkatapos ng basketball po, dumiretso po ako sa football. Kasi sobrang... Yun po yung first sport. So, I love that sport. So, in terms of sa acting, sino naman yung nililook up mo? Nililook up ko sa acting. Siyempre, sa international naman po, it was always Denzel Washington. Siya yung pinaka-hangang-hanga po ako sa kanya. As in, I watched Men on Fire and I was ganda nun. Okay. So, you're going to be part of the soap, Kadena. Kadena lang din to. So, can you tell something about your role? Isa po akong singer po doon. Nasa gitna po ako ng dalawang babae. Pero, awangan niyo kung bakit po nasa gitna po ako. Okay. And, medyo excited po ako na makita niyo po yung whole, like the whole series po talaga. Lumabas na din po yung trailer po namin. Kanina lang po, lumabas na po yung full trailer. And excited po ako na mapanood niyo po yung How about sa movies? May nagawa ka na ba movie? Seven Sundays po. Kasama ko doon. Ang dami ko din po nang natutunan po doon. Kay Tito Aga, Tito Dingdong, and kay Enrique, Tito Christine. I learned so much from them and it's an honor for me
well, to be part of such a big cast. Aside from your album saka yung soap, ano pa yung pinagkakabalahan mo sa career? Ayan po, I'm focusing on writing music din po for myself, for my next album naman po. The next album that I make myself, I'm producing music and I'm very excited for the future. Uso yung ano ngayon, uso yung retro ngayon, sa especially among yung mga generation ano nga, Z na ngayon. Opo. Yung mga retro na damit. Yeah. White eyes yung sila. Yeah. Oh. Yung mga retro po na damit. Mm-hmm. Especially yung mga sapatos po ngayon, sobrang parang what goes around comes around. So kung may mga ano ka ba favorite na Pinoy retro song? Retro songs, of course, lahat ng mga kanta ni Kuya Gary V. Kasi hilig yung kay Gary V. Oo nga, pati si Inigo, Gary V din. Oo, si Tito Gary V po yung pinaka... As in, siya po yung first singer na nakilala ko po dito sa Pinas. Ah, okay. Kasi nung nasa stage po ako, siya yung pinapa... Parang, he's the one that I heard from my mom. Okay. Yung mga kanta niya. Pero do you meet Martin Rivera already? Opo. Tito Martin is a very, very nice guy. So, down to earth talaga siya. Nagkita po kami nung birthday ni Tita Pinky. Mm-hmm. And sabi niya sa akin, nag-improve to po ako. So, I was very touched. And he's a very nice guy. Okay. Tama ka ba? Pa-promote na lang yung ano mo, single. Oh, sige po. My album, guys, is coming out soon. This October 13, yung album launch ko po is at Ayala South Park. And my ente teleserye, Kadinang Ginto, Under Dreamscape, is coming out very, very soon. So, abangan niyo po yun. This October na, kasama ko po sila. Andrea Brillantes, Francine Diaz, Beauty Gonzalez, Albert Martinez, and at Pimples Romana. Thank you guys so much po. Thank you po. Okay, thank you.